Magandang araw sa inyo mga katalpak. Welcome back to our channel. So our featured NFT game for today is all about Only Rockets, the first NFT game about space capitalism. Very interesting guys, kitang-kita nyo naman sa website pa lang nila. We are doing mining in the outer space. Ayan, so I'm not a financial advisor or financial analyst. Dito lang mga ko upang bigyan kayo ng NFT game review, preview, overview, gameplay, insight na kung saan ay feature natin as ang NFT game sa aking channel. Do your own research pa rin kasi hard and money pa rin naman ang pinag-uusapan natin. Kung bago ka pa lang sa channel ko at ngayon mo pa lang ito napapanood, like, comment, share, and subscribe and hit the notification bell button para like ang updated sa NFT game na i-feature ko dito sa akin channel guys. So yun, pag-usapan natin si Only Rockets guys. So sa ngayon guys, ito yung kanilang website na kung saan pwede natin silang sundan para sa kanilang upcoming updates. Okay guys? So far, yung ano guys, yung Only Rockets is already, ano na guys, whitelisted an atomic hub. Ayan, ano na sila guys, whitelisted, ano na sila, approved. Okay? So, ito na yung kanilang mga collection so far. Ayan. And then, sa kanilang ano naman guys, sa kanilang Twitter naman, very updated naman. So far, ongoing yung kanilang development. Kakatapos lang din ng kanilang giveaway. Ayan, so they have given 25 passes for the winners, kakatapos lang guys nitong araw na to. So, yun, nagkaroon na rin ng result dito guys. And then, mga katalpak, ayun, dito naman sa ating, ano, sa ating Discord, ayan, sa ating Discord guys, dapat nyong abangan ito, head on to the Atomic Hub Marketplace para makakuha kayo ng inyong mga pass. We are getting ready for the first Only Rockets pack sale, ayan. Tomorrow na to guys, 12 of April 1800 UTC. Ayan. So, abang na kayo guys. Make sure lang na meron kayong premium pass or influencer pass or diamond pass para makasali kayo sa ating private sale. Yan. So, eto guys. This is not a financial advice. Ano lamang to guys. Binibigyan ko lamang din kayo ng idea kung magka-interest kayo sa game na to. It's up to you guys to decide kung tatalpak kayo or hindi. Okay guys? And then we have 900 exclusive packs tomorrow. So yun guys, exclusive packs contain 6 NFTs total, 5 rockets. The chance to get 78% common, 20% rare, 2% epic, and 1 universal modifier. So yun yung pag-usapan natin guys mamaya sa ating website, okay? And the total cost of exclusive pack is 399 wax. Very ano na rin to guys, very affordable na rin to kasi 5 rockets yung pwede nating makuha sa isang pack. So ibig sabihin guys, not bad na rin. So para ka nang nagkaroon ng isang free NFT 100 ang isa. Oh, so 'di ba? Goods na rin 'yon guys para sa ano. Sa akin guys ha. Di ko kayo na-advise sa tumalpak pero nasa inyo to decide. Okay, so ito guys. Pag-usapan natin guys si Only Rockets. Tokenized economy ang meron sa kanila. So, anong ibig sabihin nun, guys? There are 4 types of resources in the game. These are metal, crystals, energy, and data. Each of them can exchange for another. So, yun yung gamit nun, guys. Pwede natin siyang pagpalit-palitin. Okay? To get resources, you need to build and launch a certain type of rocket. So, for each resources, for example, metal, meron siyang certain rocket guys para makapag-mina tayo ng metal. Meron ding rocket sa crystal, meron ding rocket sa energy, meron din rocket sa data. Okay? Ngayon naman guys, dito naman players can choose their development and strategy, either mining a certain resources and improve their rockets as quickly as possible. So dalawang klase guys yung pwede nating maging job dito. Okay, yung strategy. So either mag-mining tayo in a certain resources, pumili lang tayo ng isa, or improve our rockets as quickly as possible para makapag-develop tayo into several areas and at the same time creating more powerful production. So, yun. Sa ngayon guys, ito nga nabanggit ko kanina, meron tayong 4 kinds of resources.
So, meron tayong metal. Metal is the one na kailangan natin para makapag-build tayo ng new rockets. So, ito yung ginagamit natin para makapag ano tayo, makapag-create tayo, guys. Kasi guys, dito tayo ano, ito na yung pinaka main ano, main resources natin na kung saan para makapag-build. Ayan. Crystals, without crystals, we won't be able to make an alloy. So, isa naman yung crystal, guys, na kailangan natin to produce alloy. Energy is needed so the rockets can fly to get other resources. So, kailangan natin, guys, ng energy para mapalipad natin yung ating mga rockets. And then, data is needed so that the rockets can mine other resources. So, yun yung gamit ng ating data, guys. Data is also needed to build a new rocket. So, parang isa siya sa mga parang pang-blueprint natin, guys, para makapag-create tayo ng ating rockets. Ayan. So, ayun nga, guys. Bali, eto nga siya. Exclusive NFTs. You will need at least one to play. Gaya nga nasabi natin kanina, pwede kang mamili ng iyong ng strategy. Pwede kang mag-mina lang on a certain mineral. Nasa sa'yo, guys. Or, kung gusto mo, mas ma-develop mo yung iyong rocket para mas malaking production na magawa mo. Nasa sa'yo. So, on a certain rocket nga, guys, gaya nito, nung cargo, kaya niya makapag-produce ng, kaya niya mag-harvest ng metal. So, cargo rocket has the largest loading capacity. It is able to transport a large amount of metal. Yun yung gamit nun, guys, ng ating cargo rocket. So, mas malaki yung kaya niyang ma-gather na resources when it turns to metal. Okay? Sa scout naman, gaya na sabi ko kanina, para makapag-gather to ng data na kung saan, ito lamang yung rocket na may kakayanan makapag-gather ng data natin. And then, mas maganda siya i-navigate into arrest and resonance equipment for searching new informations in space. Kaya siya tinatawag na scout. Yon, para makapag-gather nga siya ng data. And then, Explorer rocket is the best for mining energy on other planets. It has high speed and high strength fuselage. So, ang gamit ng Explorer, guys, is to mine energy na kung saan ginagamit natin pang fuel for our rockets naman. And then sa Harvester, we need Harvester to mine crystal. It has a very powerful engines for maneuvering between space and dust. So, yun yung gamit nun, guys. So, kung nakita nyo, guys, meron tayong tatlong klase ng kulay sa ating mga rockets. Ito, guys, yung mga rarity. Yung kulay blue is common, the orange is rare, and then yung purple, yung Harvester na tinatawag. So, head on tayo, guys, sa ating white paper para ipakita ko sa inyo yung ating tokenomics, guys. Dahil na nabanggit na natin tong about sa difference ng ating mga rocket. So eto, guys, yung example ng mining scheme without the modifiers. Oh, so from the data, okay? Ang pwede nating magamit na rockets, Explorer and Harvester, then they can mine energy and then crystal. Okay? Data, dalawa yung pwede nating magamit, either Explorer or Harvester. Sa crystal naman, either cargo or Explorer, energy and metal naman. Ang pwede niya ma-produce ng ang prerequisite ng guys, sa data, ang gumagamit lamang is yung Explorer and Harvester. And then pwede niya mag-produce ng energy and crystal. Okay? Sa crystal naman, ilo-load up natin ito sa cargo and sa Explorer. And then pwede siya makapag-mine ng metal and then energy. And then sa metal naman, pwede natin siyang gamitin sa Harvester and sa Scout para makapag-mine ng crystal and data. And energy, from Scout to Cargo, pwede makapag-mine ng metal and the data. So pwede nyo to, guys, balikan para mas ma-enlighten pa tayo. Okay? And then eto naman, guys, yung gamit ng ating pag meron tayong modifier. Modifier, guys, is an NFT na kung saan nagbibigay siya ng multiplier na mas mapalaki natin yung production ng ating mga pag-gather ng resources. Okay? So, yun nga, guys. For example, eto, meron tayong Explorer. So, i-blend natin siya sa ating Explorer, sa Explorer rocket. And then, magkakaroon siya ng certain percentage to get the energy, to get the metal, to get the crystal, and to get the data. So, yun, guys, pag naka-modified na siya. So, eto, guys, yung example ng ating
yung pag may modifier tayo, guys, ito yung example. So, from the ordinary racket, then gagamitan natin siya ng, ano, ng modifier, mayroon siyang multiplier, and then ito yung magiging blend niya, guys. Pag meron na siyang modifier. Yan. Yan yung example natin. Okay? So, I hope na, ano, na-enlighten kayo dyan, guys. And then, dito naman sa ating multi-level system naman, guys, player will be able to enhance their rockets through the smart blending. So, ito, guys, sabi ko nga kanina, meron kayong pwedeng pagpilian ng inyong advantage. Okay? Pwede kayong mag-mining ng solo or pwede nyong i-maximize yung inyong mga rockets into higher blend. Okay? From level 2, level 3, level 4, level 5, level up to so forth. Okay? So, ganun din siya, guys, sa mga ibang rockets from the Explorer, Harvester, Scout, and then yung ano, yung isa pang rocket natin. Yan. So, ayun, guys. Ito naman yung kanilang roadmap na kung saan from the stage 1, they have already finished. And then the stage 2, first quarter ng 2022, tapos na rin. Dito na tayo, guys, sa ating Stage 3, the pre-marketing, pack release and sales, token listing and launch. So, eto guys, na-discuss ko na sa inyo kanina to, meron na silang upcoming pack sale. So, bukas ayan magaganap. And then, they have the token listing, the launch. Ayan. And then, the space, stage 4, Q, and the third quarter, new spaceships and planets. So, kung may mapapansin nyo guys, meron tayong planets. Isa to sa masasabi ko na land, okay? New mining modes, PvP mode, listing partnership, bridge for NFT and tokens. Ayan. Eto guys, eto naman kung saan meron tayong Metaverse membership. Na kung saan guys, pag isa ka sa mga player ng Space.io or Urban Space na meron kang isa ka sa mga holder ng mga NFTs nila, you can get a privilege na mas maganda yung mas mataas yung chances mo makakuha ng mga giveaways. Yan. So, kaya meron tayong Metaverse member na tinatawag. So, yun yung ano niya guys. So, as you can see, the only rocket game which is part of this only space Metaverse community will allow users to receive bonuses. Ayun nga, and benefits by from participating in several projects at the same time. So, yun nga. Pag tayo yung mga player ng mga projects nila, we have given a chance na ano, mag-roll out na mas maganda yung chances ng ating, ano, ng ating giveaways. So, mas mataas yung chance. So, ito naman guys, yung ating company name na kung saan they are located in Dubai, UAE. Dito sa lugar natin, guys. Sa UAE, yan. And then, the CEO is Alexi Kostarev. Ayan. So, if you're interested to their, ano, guys, to their project, follow them on the social media accounts para like yung updated sa mga announcements, NFTs, giveaway, yan. So, upcoming sale, ayan. Lalo-lalo na ngayon, bukas na yan. And then, ayun, well, hindi naman sila, before guys, before sila ma-whitelisted sa Atomic Hub, guys, they situate na na-dox na sila doon pa lang sa, ano, sa kanilang screening. So, I hope guys, ano gusto nyong ating NFT game update for only rockets overview. Yan, like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell button para like ang updated sa mga NFT game na we feature ko din sa akin channel, guys. Stay tuned always. God bless and peace out.